At mga kapatay gutom, so nakikita nyo naman guys, no, yung arag-arag tayo ngayong araw na to guys, no, so kanina gumising na tayo, tapos nakapaglaba na tayo guys, so ngayon iniinit natin yung lalapangin natin mga kapatay gutom, iniinit natin yung ano eh, no, yung ating palabok na binili sa Jollibee, no, grabe ano guys, yung na-encounter kong palabok dito, worth 500 ata atong palabok guys, hindi ako nagkakamali, parang ang konti nung sahog nila, no, dito sa ano, konti yung naka-toppings dun sa palabok, guys. Pakita ko sa inyo, ah. Ayan, oh. Yan lang yung mga, ano, konti. Hindi ka pares, guys, dun sa, ano, dito sa Pasig, dun sa pinagbibila natin, Jollibee. As in, talagang napakadami at mapupuno na tong container na tong white, itong black na to. No? Sa kanila halos hindi mapuno. Hindi ko alam kung anong meron. Tapos, nung kagabi, nag-order ako ng, ano, guys, no? Nag-order ako ng manok sa kanila. Sabi ko, Thai part. Kung pwedeng 8 pieces, ng 6 pieces ng manok, Thai part. So sabi, hindi daw pwedeng lahat Thai part. O, gadi ganun. Di 4 pieces na in-order ko para maging Thai part nga. So, pag-check ko, guys, buti na lang chinek ko, guys, no? Chinek ko yung, ano, yung chicken. Tapos ang nilagay lang, biruin mo, isang Thai part, tapos tatlong wings ang nilagay. So, binalik natin doon sa Jollibee. Buti na lang hindi pa kami nakakaalis noon, no? Akala nila lulusot sila guys, yung mga krudo. Ewan ko pa doon sa krudo sa loob kung ano trip niya sa buhay. So, yung high blood na naman si Lola Basang guys, no? Pagod ako, wala akong tulog, di ba? So, ayun na lang yung pinaka-comfort natin, comfort food na lang natin, di ba? Yung manok tsaka yung ano nga, oh. Yung manok ng Jollibee, pinaka-comfort food na nga natin yun, di ba? Para yung pagod natin, maims na ano, di ba? So, gano'n na nga ang kaganapan, guys. Buti chinek ko. Tapos sabi ko nga doon sa cashier, doon sa nag-ano, sa crew doon, sabi ko, di ba usapan natin Thai part lahat, all original Thai part. Tapos ilagyan mo puro wings. Tapos isang Thai part lang inilagay niya. Eh, sino hindi nakakaloko doon, guys, di ba? Para namang nagkakalokohan naman nata kami doon. So, gano'n. Di ba sana yung mga crew, umayos yung mga crew. No, kasi hindi siya minamaliit natin. Wala naman tayo, hindi naman tayo nagmamaliit doon sa mga, hindi naman natin minamaliit yung mga crew na yan. May mga respeto tayo dyan dahil kasi guys, natrabaho rin naman tayo sa ganyan. Pero never tayo naging ganun guys, di ba? No, never tayo naging ganun. Kung ano yung inaasahan nung customer nyo, kung ano yung inaasahan nilang pagkain, ang inaasahan nilang part ng chicken, yun dapat yung binibigay natin guys, kasi umaasa sila na ganun yung order nila, tapos and then, kung hindi nila chinek yun at nakauwi na sila sa bahay, paano pa nila maibabalik? Diba? Paano pa nila mapapalitan yung ano, yung part ng chicken na yun? Diba? So, dapat, kung ano yung order doon sa crew, maturuan ng ano yun, tamang ano, diba? Hindi yung dadahilan niya, pagod na siya, kaya ganun-ganun, diba? Siyempre, lahat tayo pagod, no? Kung bilangin ko kaya yung pagod ko, bilangin ko yung pagod ko sa pagod niya, baka mas mapagod siya sa akin, di ba? O yun. So, yun na, high blood na naman si Lola Basang, guys, ang aga. Kasi nga itong ano, yung palabok na nilalapang natin ngayon. O, nakita niya yung palabok. O yun, ang konti, guys, di ba? Ang konti ng sahog niya. Di ba? Dapat, ano, i-maintain nyo yung quality ng mga sineserve nyo. Kasi ang mahal na Jollibee, ang mahal na. Diba? So, hindi lahat nakakain ng Jollibee. Diba? Yung iba, umorder ng palabok, diba? Para matikman nila, as in pikit mata nila, in-order yung palabok, dahil kasi nga, masarap yung palabok. Diba? Pero sana, kung ano yung nasanayan ng mga tao na maraming topping sa ibabaw, ganun at ganun pa rin yung ano, standard yung ilalagay nyo. Hindi yung magbabawas kayo. Kasi nagtataas nga kayo ng presyo, diba? So, ba't kayo magbabawas ng ano, toppings ng Jollibee. Kasi talaga, pag lagi ako bumibili kasi ng Jollibee, kaya alam ko yung quality ng pasit palabok nila doon. Kasi doon sa amin talaga, as in punong-puno ng ano to, itlog. No? So dito, parang hiya na sila eh, boy. Tsaka yung toppings sa ibabaw na pork may beef yun, nakalagay doon, as in punong-puno. Ito parang yung gitna lang ang nilagyan. Diba? So nakakadismaya lang, Jollibee. Saan part yun? Jollibee ano yun? Mal, anong Jollibee yun yung binunta natin kagabi? Grand Terminal. Yun, Jollibee Grand Terminal, Lucena. Yun, sana ayusin niyo yung serving niyo, yung mga crew niyo dyan. Diba, parang, pocket maggabi, ganun na. Ibig sabihin, paggabi na, magso-closing na yung Jollibee, ganun na yung serving niyo.
So, yung mga tira-tira na lang yung ibibigay nyo, ganun. Hindi dapat ganun. Mapa-opening, mapa-closing, dapat perfect kayo. Di ba? Yun, yun ang unang-unang ano yun. Kasi unang-una, masisira ang Jollibee niyan. Di ba? Pag nagreklamo yung mga customer nyo, di ba? Kahit sobrang slight lang naman yung problema, pero dapat, kahit slight or ano yan, talagang yung problema, matindi. Dapat talaga, ginagawa nyo yung best nyo dyan na mabigay nyo yung napakagandang serving. Serving sa mga customer, di ba? So, yun nga, lalamo na tayo. So, ang sarap ng palabok, walang duda. So, yun nga. So, ang dami ko pang ikukwento sa inyo, guys. Sobrang dami pa, eh. Ang dami ko talaga ikukwento, eh. Gusto nyo ba ikwento ko na ba o next week na lang? Ngayon ko ba ikukwento? Next week na lang, mga kaganapan, dapat ikwento to. So, ang dami nga ganap, guys. So, ito na ang kisimula na tayo. Na mga ganap natin kahapon. Sobrang dami nating ganap, pambira, guys. No, as in talagang parang pagod na pagod pa tayo, sobra. Sobra nga 'yung mga nangyari. Kita niyo na may tsura ko ngayon, guys, no, pambira, no. Sobra nga 'yung mga kaganapan. So pagod nga tayo, guys, no. Pagod tayo, as in talagang dami nating pagod ngayon, dami nating pinaggagawa ngayong hapon, guys, 'di ba? Sinabi ko nga kasi sa inyo, 'di ba? Guys, sinabi ko nga, di ba, kasi sa inyo, na ang dami nating gagawin. Ang dami nating mga gagawin, no? So, yun na nga, natapos na nga yung ating mga transaksyon kahapon at nung gabi. Tapos nung Friday, ano ba yun? Monday, di ba, kami lumuwas. Monday, tapos yun. Ha? Monday kami lumuwas. Tapos sa tapos, ano, pumunta kami nga doon sa pinuntahan namin. So, walang nangyari. Na useless lang ang lahat ng pagpunta namin doon. Hindi naman sa useless, no? Pero na-advise naman kami ng tama. Kaya lang, syempre, yung transportation namin pabalik-balik. Transportation namin nung paluwas, di ba? So, okay na lang din. So, tanggapin na lang natin talaga yung katotohanan na ganun. Pero meron namang good news naman. Dahil kasi, doble naman yung ano pagluwas namin, di ba? So, yung pagluwas namin yun nga, may sinamahan akong isang ano mag-asawa na sobrang bait na tumingin ng property. Yun. Parang gusto na nila yung property, guys. Gusto na nila yung property dun sa pinuntahan namin. So, nakita na nila, ganun. So, ganun. So, di okay na, guys. So, mag-uusap-usap na lang kami, ma-finalize na lang. May mga ibibigay pa kasi sa kanila na mga documents yun. Tapos, ipauwi na kami, guys. Pauwi na kami, guys. Ang bilis nga namin nakasakay. So, 11 o'clock. Nasa bus terminal na kami, guys. Guro 11:30, umalis yung bus. Tapos nun, di na nga, guys. So, nung una, ang bilis ng ano, takbo ng bus, guys. So, pagdating namin doon sa location. Sa location yun, Mal? May traffic tayo? Alaminos. Alaminos tsaka San Pablo. Oo, boundary ng Alaminos tsaka San Pablo City, Laguna. Grabe ka. Alam mo guys, ang dami ko ng tulog. Dinaan ko na lang sa tulog dahil kasi nga maiihi ako sa bus. Sobrang traffic kasi guys, as in talaga sobrang traffic. Inabot kami na ilang oras doon? 2 hours? Mga 2 hours. Ang biyahe, 6 hours. Para grabe, as in talaga naging total ng biyahe namin is 6 hours. No? Sobrang nandun kami na ano. So, hindi namin alam, guys, doon sa Alaminos. Hindi namin alam kung ano dahilan, ba't sobrang traffic, ba't nagkaganon. E di guys, nandun na nga kami sa kalagitnaan ng Alaminos. So, nag-decide na kami, guys, na bumaba. Kasi guys, hindi talaga umaandar yung bus. Umandar man siya, as in grabe, gapang. As in, mabilis pa yung pagong sa pag-under niya, punyemas, guys. So, di gano'n na nga. Di gano'n na. Mababa na kami. Habang sa'yo, mababa na tayo. Mababa na tayo dahil kasi naiinit na kami, guys. Eh, no? As in, talagang init na, guys. No? Buti na lang, after ilang anon, kumulimlim, guys. Nakapaglakad kami ng matino kasi alas 4 na yun, guys. Pambiras 4. Tindi namin sa bus. Di gano'n, naglakad na kami, kuya, sabi nga, pagdaanan mo kami, doon sa may, ano, gano'n, bakita namin kaya sakay kami ulit.
Hindi yung naglakad kami. Siguro yung lakad namin, ilang minutes lakad natin? Basta kalahating kilometro yun. Kalahating kilometro yung nilakad namin. Guys, sobrang meters. Haba. Guys, di ganun. Muta lang, ihihi na talaga ako, guys. Ang bilis ko nung maglakad. Ay, talagang. Husunod nga pagbabiyayo ko, guys. Magdadala na ako nung extra kong pantalon ko. Sakaling maihi ako sa biyahe. Di ba? Pucha, may pamalit ako. Tsaka panty, guys. Magdadala na ako, promise. Grabe. Di ganun. Di ganun nangyari, guys. Nilakad kami. But na lang, may McDonald's, guys. No? Saving talaga. As in, talagang grabe. Ay, una muna, bago kami dun sa McDonald's, ang reason pala, kaya traffic, may nasunog. Meron palang sunog dun sa area. Ang laki nung nasunog, guys. Pero ang pagkakamali nila, yung traffic, oh, di nila yun, ano, sana. Pinahinto muna nila yung sasakyan dun sa kanan. Sa kanan na side, pinahinto muna. Saan? Ah, parehas nila pinahinto. Oo, dapat ganun, ginawa nila ng paraan. Kasi asin talaga, guys, grabe. Ginabi na kami ng pag-uwi. Alas 6 na kami nakauwi dito sa, ano, dito sa bumata namin. Asin talaga. Alas 6 na. Kasi naglakad kami, so kumain muna kami pang samantala. Buruin mo, guys, hindi ako makainom ng tubig ko. Kasi nga, maiihi nga ako, guys, pag nainom ako, sa lamig nga kasi. Ganun. Kasi ganun ako, iiin ako eh, bali sa usawin ako. So, siyempre, hindi ako umiinom. So, pagdating namin sa McDonald's, order kagad ako ng pineapple juice na napakalaki. No? So, yun lang yung ininom ko, hindi ako kumain. O, may kinain man ako, yung tira ko doon sa Tropical Hut. Di ganun, guys, di kain. Hindi kain, ano kami, mabilisang kain lang. Kasi yung bus, baka, kasi nagpa-possible na eh. Nakakadaan na yung mga sasakyan. So, yung bus, inaantay namin habang kumakain kami, sinisilip namin yung bus para hindi makalakpas. Noon. Tapos, okay na. Siyempre, tapos na kami kumain, guys, eh. Timing na timing, guys. Nakita namin yung bus. Ako nakita ko. Yung bus na sinakyan namin. Nakita ko. So yun na nga, nakita daw niya yung bus. Siya daw nakakita, okay. Siya daw nakakita ng bus. Doon, so nagmamadali kami, guys. Tumatakbo na kami. Takbo yung bus. Putang ina, guys. No? Buti nakasakay kami, guys. Nakasakay kami agad. Grabe yung pagod. As in, grabe yung pagod, guys. Grabe yung talaga yung pagod. No? Hindi, yun na. Nakasakay na kami. Diyos ko, salamat naman. Nakasakay na kami. As ang haba pa pala ng biyahe namin. Akala ko saglit na lang. Grabe, naggabi na. Nag-ano na. 6 PM na pala yun. Tindi. O, tas nag-uulan na nga. Nag-uulan na nga, guys. Eh. Medyo nag-uulan na. So, yun, sa sobrang kapagura namin, yun na, doon sa terminal, nakarating na kami doon. Kasi yun na, Jollibee na nga kami. Parang pag uwi namin, matutulog na lang kami, gano'n, wala na kaming gagawin, dahil sa sobrang pagod na nga talaga. So gano'n. O yan o, may epal na si Ibo nga. Ayun, tas di gano'n, nangyari nga, o ano, epal ka pa ulit? Di gano'n nangyari. Di okay na, nakakain na kami, diba guys? So sakay na kami ng tricycle, gano'n. Ano na kami, nakauwi na kami ng mapayapa guys, salamat naman at nakauwi at naayos. Yung ano, grabe talaga guys, yung hirap mag-commute, parang nakakadala, dapat pala pag ganun, ganun na yung oras din na kami, kunyari kung luluwas kami ulit, tapos 11, dapat pala talaga pag luwas namin talaga, sobrang aga, maaga talaga, kung galing kaming Maynila ah, or ano, kasi oh maaga talaga, kung uuwi kami dito, tapos late na, hindi na kami dapat, dapat umaga talaga kami babiyahe, ganun, so nakakadala talaga yung pag-commute, sa sobrang haba nung biyahe talaga, nakakadala. Nag-iisip na nga kami kung magkaano pa kami. Magbibili eskudero na lang kami. Kaya lang, mapapagastos kami ng mahal. Magkano dun? 10K. Bili eskudero. 10K isang araw. Well, pero kasama naman yung pagkain na dun. 6,000 yata isang araw. Ganun. Yan dami ng mga resort na nadadaanan namin. Habang naglalakad kami papunta McDonald's, yung dami resort. Kaya lang, hindi namin sigurado guys kung malinis yung resort, kung ano. Kasi yun nga yung natulugan namin, tangina nakakaasar guys, hindi ako talaga asing nakatulog. No, hindi talaga ako nakatulog sa sobrang ano, yung aircon, hindi malinis, parang tanga na siya guys. No? Grabe, pucha. Tapos yun, hindi talaga ako nakatulog, as in nakatulog man ako, as in pagising-gising ako. Dahil kasi nga, nasusuffocate ako doon sa ano ng aircon, na sobrang luma na. Diba? As in, tapos yung nakala namin, magiging mabilis yung biyahe namin. Sa bus na nga lang ako matulog. Natulog nga ako sa bus, butsa kasaksaka naman ang sobrang traffic. Diba? Mabilis na katulog ka. Hmm.
Hindi ko rin maitapat yung aircone kasi nga maihi ako, guys. Lamigin nga ako, no? Ganun. Pero next time gusto ko na lang na baon na ako ng ano talaga, guys. Sobrang ano. No, kasi talaga hindi mo mapipigilan talaga. Kakaawa rin yung mga matatanda doon, naiinitan. Yung sa harapan namin na matandang lalaki na naiinitan siya doon sa biyahe. Kasi naka-aircon nga siya, pero naiinitan, guys. Sobrang nakakaawa ni mga matatanda doon. As in sila. Ganun. So, yun lang. Nashare ko lang yung mga kaganapang kahapon. Yung grabe talaga to the maximum level. Pero worth it din naman kasi nga, yun nga, diba? May sinamahan kami tumingin ng property. So, wish natin talaga matuloy yun. Matuloy yun, diba? Kasi pag natuloy yun, yun yung pinaka, ano eh. Pag natuloy ito, ito yung pinaka, saglit ko lang siya pinost, pero ito yung pinaka parang achievement ko kasi, guys, na nabenta ko siya agad. Ganun. Yun nga, kaya sana maging maayos. Kaya lang yung iba, yun nga, yung mga may-ari kasi nag-inerte pa, ang tagal nilang mag-send ng mga kailangan. Diba? Dapat ganyan maagap. Kasi yung buyer, naiinip yan eh. Dapat ikaw yung nakikisama doon sa buyer. Diba? Pag sinabi, send mo na yung mga requirements, send nyo na, hindi yung papataas pa kayo ng ano nyo. Diba? Yung parang ang tagal-tagal nyong gano'n. Tagal-tagal yung mag-send ng mga requirements. Diba? Kasi sa lahat ng mga transaction na inawang ako, gusto ko lahat, ano yan, smooth yan, tsaka mabilisan. Diba? Kasi iba-iba yung mga buyer, guys, iba-iba na ugali yan. May mga buyer na talaga nagmamadali, na gusto nila kagad, makuha na nila kagad yung mga kailangan nila. Dahil kasi, syempre, ano pa nila sa banko yan. Diba? Gusto nila ma-process na agad, ganun. Kaya dapat umayos. Diba? Kasi yung iba naman, hindi naman nila kayang ibenta, guys. Kaya lang, syempre, diba, masyadong ma-ano, hindi naman nila kayang maibenta ng ganung kabilisan, nag-iinarte pa. Diba? Sana tigilan na yung pag-iinarte, diba? Kung talagang gusto nila mabenta yung property nila, tigilan nila yun. Sorry dun sa term, ha? Kasi nag-iinarte naman kasi talaga. Tagal eh. Diba? Hanggang ngayon, wala pa eh. Kahapon namin sinabi, oh, 12 hours na nakakalipas. Hanggang ngayon, wala pa yung sinesend. Wala pa yung hinihingi ng client, diba? Yung parang gusto ata, pabentang pa ayaw na hindi mo maintindihan, di ba? Oo, hirap yung ganun. Di ba? Tayo pa magpa-follow up. Sana nga, ma-extend na. Ha? Pakisabi ha, pakisabis yan. Pero okay, guys, yun ha. Nakwento lang natin, guys. Kasi nga, kaya natin pinupush din na mabenta kasi yun, guys. Kasi, marami talagang, may nangangailangan kasi talaga ng tulong namin, guys. Dahil kasi nga, yung isa sa mga kapatid nila, guys, talagang kailangan ng pera. Gusto ko rin makatulong dun. Diba? Kahit naaasar ako dun sa isang kapamilya nila, guys. So, inisang tabi ko na yung asar ko. Diba? Dun sa pagiging may pagkamayabang. Diba? No, iniisip tabi ko na lang yung asar ko sa kanila. Gusto ko na lang makatulong. Iniisip ko na lang, guys, na makatulong ako doon sa isang kapatid nila na kailangan ng tulong, kailangan ng pera. Dahil nga na-stroke yun, guys. So, ayun, doon tayo nagpo-focus. Inaalis natin yung asar natin sa kanila. Walang personal na lang. Kung ako pinipersonal nila, wala nang pakialam sa kanila. Personal nila ako ng personalin. No? Kasi kung sino yung mga taong nagpapakumbaba, yun yung pinagpapala ng Diyos. No? Ayun yung pinagpapala, binubuhos lahat ng Diyos yung pagpapala doon sa taong yun. So, kung gusto nila ng ganun, eh, wala nang magagawa sa ano. Last na pagbago sa buhay. So, ang ganda na lang. So, ang ganda na lang yung mga kwento natin. Diba? Ano pa masabi kung kabusitan? So, ang ganda na lang, guys. So, naikwento ko lang. Ilolabas lang. Grabe yung init, guys. So, nakwento ko lang yung mga kaganapan, guys. So, yun nga. Maraming salamat sa panonood sa akin araw-araw. Mga tropa natin, kapatay gutom, no? Ni Amori Vlogs, napatay gutom talaga yan. No, si Amori Vlogs, patay gutom yan.
Lagi nyo sa utak nyo. So, yung mga na-insecure dyan na tinatama sa pagiging patay gutom, wala akong pakialam sa inyo. No, basta't ako tanggap ko yung pagiging patay gutom ko. Okay? So, yun na. Si Lola Basang, guys, nagbababay na. Gilang ko na daw itong mga pinagsasabi. O, baka mabatukan na daw ako ng Lola Basang, guys, no? Aga-aga. So, dito na natapos sa aking vlog. Maraming salamat sa mga subscriber. Sa mga hindi pa nagsubscribe sa aking channel ni Amore Vlog, mag-subscribe na kayo. Ano pa hinihintay nyo? Hinang, hinang, hinang. Bye-bye.